Pa-sure ko lang guys, someone asked, ano nga ba ang balita sa James Webb Space Telescope? Successful nga ba itong nai-launch? Let me explain something. Ang James Webb Space Telescope ang pinakamalaki at most powerful space telescope ever built. And yes, successful itong nai-launch noong Christmas, December 25, 2021, around 8 PM dito sa Pilipinas. Sa European spaceport ito nilaunch sa French Guiana. Dahil malapit ito sa equator. Bakit? Ang surface kasi ng Earth o yung lupa ay mas mabilis na nagta-travel sa equator kumpara sa taas at baba nito. Nasa more than 1,600 kilometers per hour ito. At dahil mas mabilis dito, meaning mas mabilis din na makakapag-travel ang isang rocket kapag inilaunch dito. At mas makakasave sila ng fuel dulot ng natural booster na binibigay ng equator. Ang NASA's James Webb Telescope ay isinakay sa Ariane 5 rocket ng European Space Agency na contribution nila sa nasabing mission. Ang rocket na ito ay isa sa pinaka-reliable na launch vehicle sa buong mundo. At sa laki ng James Webb Telescope, kailangan pa itong i-fold para magkasya sa nasabing rocket. At ito ay mag-a-unfold sa space. Pero matapos ang launching nito, dito na ang pinaka-crucial na part. After about 30 minutes, dineploy na ang solar panels nito at nagsimula ng kumuha ng energy mula sa sun. At nagkaroon din nito ng engine burn for 65 minutes para makapag-travel patungo sa destination nito. At yes, successful ito. Isang araw naman matapos ang launching, sinet up ang antenna nito facing the Earth para makapag-communicate ito dito. Inaasahan na marami pang pagdadaanan ang James Webb Space Telescope bago pa ito completely na ma-unfold at maging functional. Ito ay napaka-crucial na mga steps dahil ang telescope na ito ay mag-o-orbit sa malayong lugar. So kapag nagkaroon nito ng aberya, hindi ito madaling ayusin. Ngayon, nagta-travel na ang James Webb Telescope papunta sa L2 zone, 1 million miles away from Earth, sa direksyon patungo sa Mars. Ito ay inaasahan na makakarating doon in 29 to 30 days. At around 6 months pa bago ito maging fully functional at masimulan ang pag-explore sa universe. Yun lang. Bye!